Hello guys, magandang araw sa inyo. Ituturo ko sa inyo kung paano mag load balance sa 3-phase connection natin. 380 volts to 220 volts, line to neutral po tayo guys. Pero bago ang lahat guys, intro muna tayo. Ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-load balance. Bakit nagkakaroon, nagtitrip yung breaker natin. Number one na problema sa pagtitrip ng breaker natin, overload ang ano nito, yung supply sa bawat mga branches natin ito na circuit breaker. Kaya nagtitrip yung main circuit breaker natin. Number two, unbalanced load, hindi sa balance eh. Tapos number 3 is maluwag ang ano natin, connection natin dito. Kaya maluwag. O di pang-apat, minsan may short circuit yung ano natin, yung connection natin dito sa branches natin papunta sa ano niya, supply ng kung ano siyang supply, may AC o kung ano, ilaw, convenience outlet, mga motor, ganun. May, kaya nagtitrip din natin. Kung di magtitrip yung ano natin, yung branches, magtitrip yung ano natin, yung main circuit breaker. Yung una paggagawin natin guys, yung ano, pag mag-load balance. Ito halimbawa lang ito, itong pinaka main circuit breaker natin ha. Ito may color coding sa red, yellow, blue. Ngayon gagawin natin guys, kukuha tayo ng clapometer. Titingnan natin ang bawat isa nito, yung line 1, tapos line 2, line 3. Titingnan natin, halimbawa ito yung line 1 natin. Titestirin natin 50 volts, 50 amperes ang lumabas. Lipat tayo sa ano, kabila. Lipat tayo dito sa line 2. Ang line 2 natin is yellow ang color na cable. Halimbawa lang yan ha. Halimbawa lumabas 54 amperes. Okay lang yan. Pag test nyo rito sa line 3 na blue color na cable natin, line 3 ay nag 100 amperes. Yan po ang ano natin, ibabalance natin ngayon. Ibig sabihin naka unbalanced load ka. Yung ano mo is tagilid. Kung sa bangka pa, tagilid na. Hindi na sa balance eh. Yung ano mo dito, yung line 1, line 2, line 3 natin, di balance. Ngayon, ito yung line 3 natin. Ito yung sa bus bar. Hanapin nyo rito kung saan nakakunik yung mga sa line 3. Pagaya nito, isa, dalawa. Yan, line 3 natin. Ah, ito, isa, dalawa. Ito nakakunik sa line 3 natin. Babawasan nyo ito. Yung nakakunik sa line 3 natin, ito nakakunik sa line 3 natin. Number 2 nakakunik sa line 3, number 8 nakakunik sa line 3. Ilipat nyo rito sa line 2, line 1. Ibabalance natin ngayon to. Ito dagdaga natin kasi konti alit, mataas ito, mababa ito kanina, halimbawa 50 ito, 54, idagdaga natin ito. O di kaya ganon, dagdag natin yan. Ngayon halimbawa nadagdag yun ha, nilipat nyo na ito yung mga ano dito, load na iba sa ano, yung matataas na load. Halimbawa matataas na load dito. Ito kagaya ng aircon, 30 amperes. Tapos may 15 amperes sa ilaw. I-test, tingin nyo ulit yung guys, ililista nyo, line 1. Okay na, line 2. Halimbawa magkaparehas na sila. Line 3. Malalaman nyo naman yan kung ilang amperes ang nalabas dito pag may clamp ammeter kayo. Ilagay nyo sa amperes guys. Yan. Ganon, ilipat nyo ulit. Ililista nyo para di kayo malito. O di kaya i-hold nyo yung ano nyo, tester nyo. Tapos ilista nyo. Ngayon, okay na. Halimbawa, nag-balance na. Halimbawa, ito ay 54. Naging ano ito, 54. Ito, halimbawa, naging 54 din ito. 55, 56, walang problema yan. Ibig sabihin, balance na yung load mo. Okay na yan. Hindi na magtitrip yung breaker mo. Ngayon, guys. May ano tayo dito. May 380 volts. 380 volts. 5 core siya. Ang ano natin, cable. 5 core by 120 square mm. 380 volts. To 220 volts. Saan ba kinukuha ito yung 380 volts para maging 220? Ang gagawin nyo guys, para makuha nyo 380 volts,
divide square root of 3 equals 20 yan. 3 tables ulit divide 1.732, 220 volts pa rin ang lalabasan niya, guys. Ang pag-connect sa ano natin, paglinya para sa mga baguhan sa line to neutral, sa line to neutral tayo. Ang ibig sabihin ng line to neutral ay magiging 220 siya. Pag mag line to line, ibig sabihin 380 siya. Ang ibig sang nag line to line, naka ano siya, naka star delta yan siya. Pag may neutral na, naka y na yan, y delta na yan. Ngayon pag magtesting kayo ng line to line, ibig sabihin dito line 1, line 2, 380 volts pa rin ang lalabas niyan. Line 2, line 3, ito line 3, 380 volts pa rin ang lalabas niyan. Kahit saan dito, gaganyan ganon kayo, kahit paano ikot-ikotin nyo ito, 380 volts pa rin yan, guys. Pero pag mag line to neutral kayo, ito yung neutral natin, lagay nyo rito yung tester dito sa line 1, 220 volts yan, magiging 220 volts yan. Line 2, 220 volts yan. Line 3, 220 volts yan, or 230 volts, depende sa ano nyo, stable ang supply nyo. 220 or mabababa pa siya or mataas pa siya, ganun lang yan, guys. Ngayon, ano ba pa ganun ito? Pag, halimbawa, may supplyan kayo. Ito, ito yung line nyo. Ito yung line nyo, guys. Halimbawa, easy. Ito yung isang linya nyo. L yan. Diretso nya sa easy. Halimbawa, easy. Yan. Easy yan. Tapos, yung isang linya. Dito. Pero dadaan muna yan sa switch, guys, ha. O outlet. Gaganon-ganon lang yan, guys. Yan. Ngayon, gayon na. Pero may switch yan, guys. Switch. Yung ano nyo to. Yung ano nyo. Yan. Yung ano nyo. Yung line nyo. Laging nasa switch. Switch. Doon nyo i-connect yan. Pero yung circuit outlet, CO natin, ito yung ano natin, line. Halimbawa, ito yung outlet natin. Yan. Kuha ka ulit rito. Yan, ganun lang yung paglinya yan, guys. Halimbawa, easy ulit. Idadaan natin sa switch na may outlet ito. Kukuha ka ulit dito. Kasi magiging ano na ito sa single piece lang. Tapos halimbawa easy yan. Ito yan, easy yan, easy. Ito dumaan to sa switch kasi ito yung line mo. Ito yung line natin. Yan. Dumaan ito sa switch. Sa switch, ha. Pero yung neutral natin dire-diretso sa ano yan, sa supply. Ang switch lang yung ano natin, yung sa line lang ng idadaan natin sa switch. Ganito din ito sa ilaw, guys. Ganon din sa ilaw. Yan, yung line nyo. Diretso ito. Yung isa. Ilaw na yan. Ganon din dito. Ganon lang, ganon lang yan, guys. Yung paglinya. Tapos ito yung ilaw nyo. Idadaan nyo sa switch. Yung line. Bago, lagi nyo tandaan. Ang line, ang laging nasa switch. Hindi yung neutral. Ang neutral, diretso lang yan, guys. Papunta sa ilaw. Ibababa nyo sa switch ito. Yung ano natin. Ganon din dito, guys. Pag maglinya kayo, kuha kayo rito ng isa. Kuha tayo ng isa pag magline to 20. Tandaan nyo, guys, pag nag single piece tayo, kumuha tayo ng isa rito. Nagkunik kayo sa neutral. Diretso, to 20 yan. Pag nagline to line kayo dito, 380 volts. Ganon din dito, guys. Kung ano pag wiring nyo rito, pag kumuha kayo rito ng isa, kuha kayo ng isa rito, dadaan nyo lagi sa switch. Ganon din dito. Punta tayo rito. Ganyan, ganyan din yan. At saka tandaan nyo lagi, guys, ha.
laging may spare po tayo. Halimbawa, ito na tayo, may spare lagi tayo para for the future na may kakabitan. May dito nyo isisingit yung ano natin, yung dadagdag na load. Huwag nyo na ilalagay dito sa mga naka ano na dito dati na may nilagay na rito, nakakabit na. Kailangan may spare tayo dalawa, apat, ganun, para sa idadagdag nila na load. Tapos tandaan nyo lagi guys, pag naka 225 amperes yung breaker nyo, ito yung tamang kable na size 5 core by 120 square mm na cable ang ilalagay natin para hindi tayo mag uminit yung ano natin, uminit yung conductor ng cable natin pag mababa. Kasi halimbawa magdagdag sila ng aircon dito, ng aircon dito nyo naman ilalagay ngayon yan, yung aircon, yung breaker nito. At saka tandaan nyo lagi guys, at saka isa pa ang ano, bawat ito yung ano natin 225, 80% lang yung ano nito, hindi natin uubusin sa 225 amperes. Laging 80% lang sa 225 ang kukunin natin dito. Ganon din dito guys, lahat ng mga breaker natin ito, laging 80% lang, paiwanan ninyo sa ng 20% natin, at saka din magtitrip. Tapos natandaan nyo guys, ito may ano ko rito, may floor plan ginawa o. Tandaan nyo, pag kung ano ang circuit breaker nito, kung ano circuit breaker nito, halimbawa ilaw nyo, light, ito light, nasa number 8 siya, circuit breaker. Ang ibig sabihin, lagyan nyo ito kung ano sang, halimbawa may panel, anong panel ito, DP, the distribution panel, halimbawa number 1, yan, DP, number 1, CKT, kasi ilaw natin, CKT number 8, yan, number 8, bali number 8 ito, magiging number 8, lahat, kung saan ang control ng circuit breaker nyo na, number 8, na ilaw, kung lahat, kung saan siya naka-assign, lagyan nyo ng DP1, CKT, 8, para hindi kayo malito pag magano kayo, mag troubleshoot kayo. Ibig sabihin, lahat na ilaw na ito, kung hanggang saan kaya yung 15 amperes natin, kung ilang watts yung ilaw natin, i-ano nyo na lang, i-load computation nyo. Kung halimbawa 15 amperes, kung ilaw ang kakayanan. Pero lagi kayong mag-ano, 80% lang guys, huwag nyong i-100% yung ano natin, yung sa breaker natin. Lahat dito, laging 80%. Halimbawa ang load side, ang AC natin, kung ilang horsepower, 30 amperes, ilang horsepower, convert to watts. Kung ilang lumabas na amperes, huwag nyo size agad. Kasi ang ano natin, yung aircon natin, may starting current po tayo. Kaya dapat mataas din yung breaker natin para hindi sa magtitrip din. Mararamdaman nyo kasi guys, pag yung ano, halimbawa yung sa mga outdoor, halimbawa yung may outdoor type na ano, yung ano sa split type, di ba may mga ano yan, outdoor sa na ano yung motor, malalaman nyo yan, ano yan, pag nag-andar yung motor, kumukurap yung ano nyo, yung ilaw nyo, nahihigop sa yung sinatawag na starting current. Ngayon lang guys, yun lang sinabi ko sa inyo, sana may natutunan kayo sa video ito. Ganon din sa ano guys, sa outlet. Pag sa outlet naman, ito 20 amperes tayo. Ilan dito, yan yung outlet natin. Yan. Bawat outlet natin ay may nakalagay niya na ano, kung ilang amperes sa outlet natin. Ngayon, huwag nyo rin isasagad ito. Halimbawa ito, halimbawa ito ginawa ko, 20 outlet ito, CO, 3 CO. I-divide nyo ito lahat sa 3 para hindi kayo mahirapan. Halimbawa ganito, ganyan, ganyan. I-divide nyo sa 3 guys, para hindi mahirapan yung ano nyo, yung circuit breaker nyo, hindi sa mag overload. Ganon din yung aircon,
bawat aircon guys, ano tayo? Bawat aircon tayo, isa ang breaker natin ha. Individual ang breaker niyan. Sa aircon natin. At saka para sa maintenance, pag magkabit kayo ng aircon, dapat may ano sa switch na outlet na may switch para ma-off nyo pa rito sa main breaker nyo, ma-off nyo pa sa rito sa ano natin pag nagme-maintenance tayo. Dito lagi yung tandaan, ano po, ito yung hallway, dapat naka 3-way kayo rito. Ayan, 3-way connection. Pasok nyo rito kasi hallway ito, i-on nyo rito. Ano ba may lumabas sa doon, i-off nyo rito para mapatay niya rito yung ilaw kung gusto niya patayin, kung gusto niya buhayin. Ganon din dito. Pasok mo rito, i-on niya rito yung switch. Pag umalis siya, i-off niya rito yung switch. Ganon yung trabaho ng 3-way guys. Pag sa all-way guys, lagi yung tandaan 3-way ang ginagamit niya na ano, connection. Sige guys, salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo sa video kong ito. Ingat kayo lagi kung saan kayo naroroon. Hanggang sa muli. Paalam. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah.